Dr. Bates ko. Ay, mawis kasi sa akin yung pagdili. Tinanggap ako. So, ready to clean. Yeah, I'm done cleaning. So, yan na, yung first room. Ayan. Second room. Finish. Ayan. Toilet, tapos na. Ayan. Ito yung masters. Another room.
yan. Wala na yung nakikitang dumi. So then, cleaning. It's clean. And the living room. Ayan. Ito na yung living room. Ayan yung things ko. My shoes over there. Ayan. Very clean na yung floor. So this is the terrace. I'm done cleaning. So, I finished the cleaning for 2 hours. 2 hours, guys. 2 hours. Ayan. Wala na. Ito na yan. So, clean na. How about the kitchen? Ayan. Isang toilet. Ayan na din. The kitchen. Ayan. Malinis na. Ayan yung floor kanina. Wala na yung dumi. Ito na yung room ng katulong. Kapag lumipat kami dito, this could be my room. Ayan. So, ayan guys, tapos na tayo maglinis. So, kailangan natin magpalakas. Nagdala na ako ng tinapay tsaka kape. Dahil alam kong nangyayari, magugutom ako after na magtrabaho ko. So, eto guys, be ready kung kay OFW kailangan dala tayo ng sarili natin pagkain. Kailangan initiative. Kung natin hayaan mapagod na hindi kumakain. Dahil ito lang ang tayong paraan para tayo ay lumakas. Ayan, sa mga aspiring OFWs, ganito ang buhay. So, alam nyo na, huwag kayong magre-reklamo kapag kainutusan kayo ng amo nyo. Lalong-lalo na, bibigyan kayo ng incentive. Kaya buhay OFW, kahit gusto mong magpahinga, hindi ka pwede magpahinga dahil inutusan ka ng amo. So, hindi bali, tsaga-tsaga lang para sa mga anak, okay? So, ito ay magmerienda na at magpalakas mamaya pag-uwi sa bahay, trabaho na naman. So, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin, guys. Tapos na yung pagtatrabaho ko. Linis ko na yung buong flat. Tapos na, 4 rooms, tsaka 3 bedrooms, 3 toilets. Ayan, makintab na, malinis na. Nandito ako sa sala ngayon. Ayan, kanina hindi ka pwedeng makaapak dahil andumi. Ngayon, nahiga-higa na ako, guys. Pwede na ako mahiga. Ayan, kahit tayo. So, ganito ang buhay OFW, guys. Akala nyo lang maganda pag nasa day off kami. Tinatago lang namin yung lungkot. Mahirap buhay abroad, guys. Masarap kumita ng dolyares, pero sana yung mga nasa Pinas, pangalagahan yung mga pagpapagod na inyong mga pamilya nag-abroad. Ayan, dahil hindi habang buhay, nandito kami sa abroad. Salamat na lang, hindi kami nagkakasakit. Pagod talaga ako. Walang bagyo, may kamay ko lang. Mga anak, ang buhay ni Mama sa abroad, ha? Basta mga anak ng OFW dyan, mahalin niyo ang magulang niyo, ha? Lalo na yung mga mama niyo nag-abroad, papa niyo nag-abroad. Pangalagahan niyo, anak. Mahirap ang buhay abroad. Sakripisyo namin, hindi kayo makita. Akala niyo magustong-gusto namin kayo, hindi makita. Niiyakan namin kayo sa bawat pagpapakain sa alaga namin. Pagluluto ng pagkain ng mga amo namin. Lagi namin kayo naaalala. Pero wala kami magawa. Ang talaga buhay. Ayan, naluluha na naman ako. Bye guys, thank you so much for staying with me.
Street Jazz. Ayan. Pakatatag lang tayo mga OFW. Makakalakas din tayo. Bye-bye.